Hello guys, good morning and welcome back to my channel. This is Jomel Andoy, I'm a discarding farmer. Okay guys, sa video ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ko gawin ang pinching out sa aking mga halamang upo. Kung paano ko nga ba gawin ito, watch this. Okay guys, sa nakikita ninyo sa aking likuran, yan po ay mga 1 month old na upo, no? Yan po ay tambuli na variety from seeds from Condor na aking naitanim dito. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko sila gawing bushy or mas malago at mas makapal sa pamamagitan ng paraan na tinatawag nating pinching out, no? So yan po ay pagpuputol guys, no, ng pinaka-tip ng talbos or stem, main stem ng ating mga halamang upo na sa ganon ay dumami ang kanilang branches at makapag-produce ng maraming flowers at magiging bunga. Ayan. Okay guys, ako ang ginagawa ko sa pag-pinching out, ang pinuputol ko lang dito guys ay yung pinaka-tip mismo ng stem, no? Kasi guys, kung mapapansin ninyo, ang iba kasing farmers, no, pag nag-pinching out or yung tinatawag nilang kapon, tinatanggal nila itong malaking parts pa, no? So ako guys, iba, no, yung aking tinatanggal ay yung pinakadulo lang mismo ng kanyang stem. So yan guys, kung makikita ninyo, yun yung pinakabilog sa pinakadulo, yan lang po yung aking tinatanggal kasi marami pa guys ang stem na maiproduce niyan before dito sa natanggal natin. Ayan guys, yung aking, ganyan lang siya kaliit ang aking tinatanggal, which is yan ang pinakatip ng main stem, no? So after a week guys, makikita or i-update ko kayo, sisibol dito sa bandang ilalim, maraming branches na yan at sa ganon ay kumapal ang ating mga halamang upo. So ayan guys, kung mapapansin ninyo, no, yung aking upo dito ay hindi siya malinis. In short, madamo. Actually guys, sa experience ko kasi, no, sa pagtatanim ng upo, mas okay siya na mayroong mga grasses na gagapangan yung ating mga halaman. Iko-compare doon sa puro lupa lang. Kapag mayroon kasi guys damo, no, na ginagapangan yung ating mga halamang upo, napapansin ko malinis yung bunga nila at walang dumi ng putik at ng kagat-kagat ng mga insekto, lalong-lalo na yung mga slugs at snails. So dito guys, mayroon ako ditong 12 na puno ng upo. Actually dati nakapagtanim ako guys, 2 puno lang, napakarami nilang bunga. So ngayon mayroon akong 12 dito. Then i-update ko kayo sa mga susunod na i-upload kong videos regarding dito sa aking tanim na upo. Titingnan natin guys, no, at ipapakita ko sa inyo yung aking ginagawang pamamaraan or discarte before, kung paano ako nakapagparami ng bunga at magpatagal ng buhay ng aking halamang upo. So dito guys, ang paraan ko sa pagtatanim, hindi po ito binungkal ang buong area, no? So dito, tinabas lang yung damo, tapos naghukay lang ako ng mga 1 foot ang lalim, then nilagyan ko ng chicken manure, yung decompose na, saka ako nagtanim, direct planting. So bawat butas guys, ay naglagay ako ng 3 seeds, pero ang nabuhay, mayroong 2 at mayroon ding mga 1. So ngayon guys, ang gagawin natin pagkatapos ko pinching out yung kanilang stem ay i-heal up naman natin or i-earthing up natin yung kanilang puno na sa ganun ay malinis yung kanilang puno at matanggal natin yung mga damo. Okay guys, so sa pag-heal up ng lupa sa bawat puno ng ating mga tanim na upo at sa iba pang mga vining crops ay marami itong advantage guys, no? So isa dyan, siyempre aside dun sa malinis, malinis natin yung puno ng ating mga halamang vining crops, ay nakakatulong pa na maipulverize natin yung bawat puno ng ating mga halaman. So bakit mahalaga guys na ipulverize natin ang puno ng ating mga halaman? Kasi guys, sa katagalan na pagdidilig natin sa mga puno ng halaman, ay nagiging compacted yung kanilang magiging compacted ang mga lupa dito sa puno nila, at every time na magdilig tayo, minsan ay umaagos lang dito, malayo na sa ugat nila. So kailangan natin guys na ipulverize ito, na sa ganun pagdilig natin, yung penetration ng tubig at nutrients at saka yung circulation ng hangin ay gumanda, na sa ganun ay normal at maging maganda din ang growth ng ating mga halaman.
At isa pa guys, pag ginawa natin itong healing up sa puno ng ating mga halaman, meron pa kasing mga secondary roots yan dito guys sa bandang itaas. No? So kung atin itong itaumbok yung lupa na ito, matatakpan yung mga secondary roots na yan at kakapit yan dito sa lupa. So makakatulong pa yan guys sa pag-absorb ng mga nutrients dito papunta doon sa kanila mga stems at magiging bunga. Okay, so hanggang dito na lang muna guys ang aking vlog for today. I hope na mayroon naman kayong napupulot na kaunting aral at lessons doon sa aking mga sinasabi based sa aking experience. Sa mga subscribers at viewers ng aking channel, thank you and God bless and good luck and happy farming sa inyong lahat.